Hi! Sa video mo to yung masamang comment o mabuti. Wala kong pinagkain yung pabutuhin sa may Aaron channel. Ano yung ikikwento ko lang yung karanasan ko. Nakapakinig kasi ako noon. No sermon ng pare. Yung homily. So, tinamaan din ako dito. Siyempre, kontra-kontra ako. Kasi, yung lahat na sinasabi ng pare, ako yung pinatatamaan. Although, hindi naman ako nakikinig sa kanya, pero, nung bandang uli, nagko-computer ako, naging sa cellphone ako. So, lahat ay patama sa akin eh. Sa dami ng natapos na yung isa, yung pangalawa, puro patama sa akin kasi una, mangungutang ako. Pangalawa, wala akong kaibigan masyado, wala akong kausap, meron akong pinagdaan ng yung nakaraan kong masamang nangyari sa buhay ko. Tapos wala pa akong trabaho ngayon, tapos may pangarap ako. Lahat patama sa akin, tapos wali ako sa asawa. Tapos, So, lahat patama. Hindi kinukontra-kontra ko. Kasi magaling akong kumontra. Kasi may panlaban ako. May konti akong nalalaman. Yung konting nalalaman ko, pag meron ka palang hindi mo pala pwedeng pag malaki yung konti mong nalalaman lang. Yung konting kalaman mo, hindi mo pwedeng ipagyabang yun ako. Mayabang ako eh. Siyempre, may alam ako eh. Pinag-aralan kong mabuti. Meron akong napapanood. Meron akong mga ganun, research. Kasi, mag-ano ka lang kay Google, lahat ng tungkol sa ganun. Bawa, si isang tao. Lahat ng, bawa, kay nung nakaraang history. Di Ferdinand E. Marcos Sr. Lahat ng mabuting ginawa ni Marcos. Lahat lalabas. Lahat pag may maninat mo yung mga negative. Lahat, nakikita mo lahat ng mga negative. Ganun kabilis ang internet eh. Nung naranasan kong mga problema ko sa buhay, hindi naman ako yung, di ba, masamang tao ako kasi, mangutang, tapos yung, siyempre, mga nakakalala sa akin sa lugar namin, ang anak ni Malu, walang trabaho yan, pasaway yan, pasakit yan, mga ganun. Tapos dumating ang tara ng trabaho, tapos nag-resign. Naku, ang tanga yan, taong yan, napakatanga yan. Hindi naman kasi nilagami yung pinagdaanan ko eh. Bakit ganun lang sa magsalita? Hindi kasi nila yung bagang mga tao, mga chismoso, napakabobo naman yan. Tapos nung una na, yung pala kalain, nakapasa sa interview yan. May pinag-aralan pala yung taong yan, mga ganun ba? So, ang tao talaga, di ako kalala akong gano'n, tapos kahit pala masamang tao ako, meron din naman pala akong yung sa napangyong yung homily yun, kilala akong sira ako sa tao, pero hindi yun pala 24 oras o araw-araw minuminuto na nakakagawa ka ng masama sa buhay mo, kahit saka sa buhay ko, kahit na aminado ako masama akong tao, masama akong anak, pasaway ako, wala akong natutunan sa pamilya ko. Hindi man porque ako bilang isang tao, minuminuto na nakagawa ko ng masama sa kapwa ko. Hindi naman na. Kahit kilala ako mangungutang, hindi ako nakakabayad. Nakakatulong din naman ako sa sarili ko. Meron din naman ako nagagawa mabuti sa kapwa ko. Meron din naman akong kabutihan na gagawa. Hindi puro kasama naman yung gagawa ko eh. Diba, yung sa mga tao kasi pag nag-evento, putang inang yan, masama yan, hindi lang nakakatulong mo. So, parang bang, anapan mo naman yung mabuti yung tao, hindi yung puro na lang masama eh. Kasi, natanggal ako sa trabaho, nag-resign ako sa trabaho, ang tingin, ang ansakan ng tao, bastos yung tao yan, mga ganun na ba yung tingin sa akin? Hindi, sila nga yung nasa tama paniniwala, ang tingin nila sa akin, ganun na ako, yung bagong ganun na ako, masama na ako tao.
yun yung pagkakaano nila eh, kasi hindi naman nila alam yung punot dulo, kung alam mo na punot dulo, siyempre may ano sila, mayroon silang record doon. Hindi kasi nila ipagtanggol ko sa dulo. Wala na eh, di ba? Kaya yung, then, hindi pa naman nila alam na nagsikap din ako mag-aral, mga nagawa ko mabuti. Ang alam nila, lahat ng masasama sa akin, alam nila, pero yung nagawa ko mabuti sa sarili ko o sa kapwa ko, hindi naman nila alam yun eh. Kasi ang tao, madali mo mag-chismis, madali mo husga, hindi nang alam nila. Then ano, nung nakikinig na ako, parang puro bagay sa akin yung mga patama nun eh. So, nabuksan yung isip ko na yung time na hindi na ako pinapansin nun din, yung request ko, yung gusto ko mangyari sa buhay ko, yung pangarap ko, yung hangarin ko, yung pupusigil ko, yung gustong-gusto kong gawin, yung lahat yun, napalitan ng masama. Di siyempre, solo lang ako, may mga pinagdaanan na ako, hindi pa ako pinapansin nun din, tapos may gusto kong buntahan, hindi ko mabuntahan. Masama-masama na ako kasi ang bilis pumasok ng yung masasamang yung nagagawa sa sarili, mga ang bilis ng utak ko, parang ang daming kong chemical na lumalabas ng utak ko na kailangan gawin ko to, itong mga masasamang to, kasi meron akong option A, meron akong plan A, plan B, plan C, plan D, kasi hindi ako pinapansin, tapos kulang ako sa financial, tapos yung pangarap ko. Gumagana ng utak ko, bilis ng gana ng utak ko, ito na yung gagawin ko. Tapos salita ko ng salita, ito na dapat mong gawin. Kasi tiyanggihan na ako, tapos wala akong resulta, tapos nagipit na ako sa pera, tapos na, pag tinignan mo ako, mukha akong galit na galit. Pag naging pag-usap nga ako sa kapwa-tao, akala mo, yung may kaaway, pero hindi naman, kasi natural na sa akin yan eh. Kahit na ang dami ko nang dinownload yung mga video tungkol sa pag-aaral, tungkol sa pakipag-usap sa tao, lumawala kasi puro sama na load yung nararamdaman ko, puro gali. Tapos minsan pinipili ko, pag gusto ko yung tao makausap ko, lahat saka lang ako kumakalma, nagiging takto, parang yun, nagiging maayos na ako makipag-usap, pero dumating sa punto, talagang nagiging negative yung day ako eh, kasi yung mga pinagdaan ako ba? Sabi ko nga nung time na sige, resign na lang ako kasi sana tinig naman lang yung kalalagayan ko bilang tao na hindi naman talaga ako ganun. Ako hindi naman ako masama-masama. Sabi ko lang dahil sa galit ko, sa tindi ng nasama ng loob ko. Para bang yung tao na rin yung gumawa ng paraan para maging masama ka. Although talagang mahirap talaga, so yung ginawa ko na lang nung bandang aminado na ako, nakagawa na ako ng masama sa kapwa ko nung mawala na akong trabaho, tapos barumbado na ako magsasalita, tapos lagi akong galit, lahat na talagang masama na, tapos siyempre na lang siyempre pag nakapakinig ka ng nagpapayo ng sa internet. Pero bang, naliliwanagan. Kasi hindi naman ako yung taong saradong isip eh. Kahit na nakakaranas ako ng mga pinagdaanan kong mga stress sa buhay ko, mga problema. Nagiging yan din naman ako. Mahirap kasi, sabi nga, pag may pera ka, nakakatalino eh. Pero pag wala akong pera, lahat na yata ng sakit na ramdaman ko na lahat. May mga sakit na ako, sari-sari din ko na iisip ko, puro problema, puro nai-depress na ako. Kasi, nalugi-lugi ka na sa pag-negosyo, tapos hirap ka na naman ang kapital. Talagang may problema sa pamilya, may problema sa kapatid, may problema sa sarili, may problema sa gusto mong mangyayari sa buhay mo, kulang ka pa sa kain, pagod ka pa. Lahat na damay-damay na sa katawan ko eh. Kaya parang nakakabobo. Yung mga ganun, nahirapan din ako sa buhay ko. Lamat kasi makakapakamig pa rin ako, maroon pa rin ako tumagal. Kasi hindi naman ako ganun masama eh.
hindi naman ako yung talagang sobra-sobra. Kahit naman nakakagawa ko ng kasalanan, may nagagawa din naman ako mabuti. Hindi naman 24 oras, minuto, segundo, nakakagawa ko ng masama. Hindi naman ganun. Pero yung may tao ko, lalat na pagtingin nila sa kapwa nila, nakagaya ko, masamang-masama na ako. Nakakayamot din talaga, sobra din naman yung nararamdaman ko. Minsan, masarap mag-iyan eh. Pagkang mapayapa ka, tahimik ka, masaya ka. Ano eh, yung ganun. Pero pag nasa mga lugar ka, mga ano, yung depressed na lugar, yung mga maraming problema, may magulong kapitbahay, magulong pamilya, nakaka-stress talaga, nakaka-ano. Kasi yun yung pinanggalingin eh, ang hirap. So, sana matupad ko yung mga gusto kong gawin sa buhay ko, yung mga plano ko. Gabayan ako ng Diyos. Lahat ng aking mga ginagawa sa buhay. Kasi ang hirap pagula sa Diyos talaga eh. Gusto kong maging matagumpay na tao. Kasi naranasan ko na yung mga masamang nangyayas sa buhay ko. Para kayo ko na siyang balikan. Salamat kasi gusto ko pa rin ibigay yung sarili ko. And nagtatalo lang talaga yung ano eh. Kasi ang hirap nung walang pera talaga. Ang hirap kung may gusto walang pera. So yun lang naman. And sa video to, yung masamang comment mabuti. Wala namang pinagkaiba yung pabukoy sa may anong channel. Yun lang, maraming salamat.